Hello mga ate, kuya. Hi. Welcome to my channel. Sa mga bago pa lang na pumunta dito sa channel ko, pakisuyo pong mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa darating ng mga video ko. Thank you. So ngayon na video, titingnan po natin yung report ko sa online class. So tingnan natin video. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, ako'y mag-uulat sa inyo tungkol sa kasaysayan ng bayan namin. Ang kasaysayan ng MacArthur Leyte. Ang modernong bayan ng MacArthur Leyte ay pinangalan pagkatapos ng tanyag na general ng hukbong Amerikano na si Douglas MacArthur na namuno sa pwersa ng Amerika noong 1944 upang palayain ang Pilipinas mula sa pananakop ng mga Hapon. Ang bayan ay nasa pagitan ng mga bayan ng Aboyog sa Timog at Mayorga sa Hilaga, sa kabahan ng Maharlika Highway sa silangang baybayin ng Isla ng Leyte. Ayon sa aking lolo na si Lolo Purin Malpisto, ang lugar ng bayan o ang poblasyon na tinatawag na MacArthur ay dating isang kagubatan kung saan nakatira ang mga ligaw na hayop. Ang mga tao sa panahong iyon ay mga lagalag, hindi pa karaniwan na ang isang grupo ay naligaw doon. Ang lugar ay natuklasan ng isang tao mula sa Buyog na nag-inganyo sa mayabong lupa nito at napagpasyahan itayo doon ang kanyang bahay. Ngunit hindi siya nag-iisa sa kanyang pagtuklas. Habang tumatagal, ang ibang mga tao mula sa iba pang nakapalibot na munisipalidad ay narinig ang tungkol sa lupaing gatas at pulot, ay lumipat sa lugar na ito. Ang isang pamayanan ay dahan-dahang nabuo. Kabilang sa mga taong unang nanirahan dito ay ang pamilyang Gabion, Hervoso at Matosa. Pinangalanan nila ang pamayanan na ito na Bagakay, ayon sa isang lahi ng payat ngunit malakas at matibay na kawayan na sagana na lumalaki sa lugar na ito. Ang nayon ng Bagakay ay bahagi ng nasasakupan ng munisipalidad ng Aboyog. Ang mga misyonero ng Espanya mula sa Aboyog ay madalas na nagtutungo sa Bagakay upang ibahagi sa mga naninirahan ang pananampalatayang Kristiyano. Tinuruan sila ng mga ritual at panalangin ng Kristiyano. Ang mga pari ng Espanyol ay nagtugumpay sa kanilang misyon at ang mga taga-Bagakay ay yumakap sa relihiyong Katoliko. Dahil walang simbahan sa Bagakay, nagtungo sila sa Abuyog upang magdaos ng mga banal na araw at makinig sa misa. Ang pagdiriwang ng relihiyon ay pinakilala din ng mga misyonero ng Espanya at pinili si Saint Isidore bilang kanilang patron saint. Napili ang ika-15 ng Mayo bilang pitsa sa pagdiriwang para sa kanilang patron saint at pinalagahan ng mga tao ang kanilang piyesta. Isa sa mga pagdiriwang na ito ng araw ng patron saint, binago ng mga misyonero ng Espanya ang pangalan ng nayon mula sa Bagakay patungong Tarragona bilang parangal sa isang lungsod sa Espanya. Ang pangalang ito ay nanatili sa loob ng maraming siglo hanggang sa mapalitang ito sa pangalang MacArthur bilang parangal sa mahusay na libertador. Bago ang World War II, ang Konseho ng Tarragona ay nagdeklara ng kalayaan at hiwalay mula sa munisipalidad ng Aboyog na sumasaklaw sa mga barangay ng Kalsada sa Timog, Tuyo sa Hilaga, Pinukawan sa Timog Kanluran at Palali sa Kanluran. Itinalaga ng Japanese Army si Matosa bilang puppet mayor ng panahong iyon. Ang Tarragona ay nagsagawa ng isang kapaniwalang papel sa panahon ng pananakop ng mga Hapon. Isang pwersa ng gerilya ang nabuo at pinamumunuan ito ni Jesus Olmedo. Ginugulo nila ang mga sundalong Hapon at patuloy na nakikipaglaban sa kanila hanggang sa pagbabalik ni General MacArthur. Sa pagbabalik ni General Douglas MacArthur, natalo ang Japanese Imperial Army sa labanan sa Leyte Gulf. Nang makalaya sa mga Haponis, ang munisipalidad ng Tarragona ay natunaw at naibalik sa jurisdiction ng Aboyog Leyte. Ngunit ang kilusan para sa paghiwalay ng Tarragona mula sa Aboyog ay inulunsad at sinuportahan ng mga tao ang paglikha ng isang bagong munisipalidad. Ang mga minimithi ng mga tao ng Tarragona ay naging mabunga ng Executive Order No. 324, Series of 1950, organizing a certain portion of the municipality of Aboyog, province of Leyte, into a regular municipality under the name of MacArthur, na nilagdaan ni President Elpidio Quirino noong June 17, 1950. Ang bagong pangalan ng bagong munisipalidad ay MacArthur,
bilang parangal sa tagapagpalaya na si General Douglas MacArthur. Orihinal na sinasakupan ng bagong munisipalidad na nagsisimula sa silangang baybayin ng Leyte sa pagitan ng bukanan ng Ilog Baleri Maya at bukanan ng Vito River sa isang linya na tumatakbo sa kanluran sa isang paraan upang mailagay ang mga baryo ng Pungon, Liwayway, Danao at Tinawan sa loob ng munisipalidad ng MacArthur at baryo ng A. Bonifacio, Binukawan, Bugho, Binulho at Maranog sa loob ng munisipalidad ng Abuyog at kalaunan ay naging bahagi sa paglikha ng isa pang bagong munisipalidad ng Javier or Bugho. Ang bagong munisipalidad ng MacArthur ay orihinal na naglalaman ng mga sumusunod na baryo. Tarragona na pinangalan ng poblasyon na ang pwesto ng munisipyo, Tuyo, Burabod, Kapudlusan, Palali, Kiling, San Isidro, Kauswagan, Usminia, Maya, Batog, Geraluna, Kasuntingan, Tinawan, Liwayway, Danao, at Pungon. Ngayon, ang munisipalidad ng MacArthur ay isa sa ikalimang klaseng munisipalidad sa lalawigan ng Leyte na may 31 na barangay at may land area na 57.57 square kilometer. Ayon sa census noong 2015, mayroon itong populasyon na 21,211 na tao. So, ayun po, dun po nagtatapos ang report ko. Kung nagustuhan niyo po, maaari niyo pong i-like at i-share sa mga kaibigan niyo o kakilala. At mag-comment na rin po kayo kung nagustuhan niyo. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang po sa muli. Paalam!